Magandang umaga, ako si Teacher Michelle mula sa Edukasyon sa Pagkapakatao. Handa ka na po mag-aral? Ang aralin natin ngayon ay tungkol sa pagpapahalaga sa dignidad ng tao. Ang mahalagang tanong, bakit mahalaga na igalang ang dignidad ng bawat tao? Ano nga ba ang dignidad? Ito ay nagmula sa salitang Latin na dignitas, katumbas ng French na dignite, pagiging likas at hindi pinaghihirapang halaga ng tao. Bawat nilalang na tulad mo ay may taglay na dignidad anuman ang iyong physical na anyo, mental na kakayahan, material na kayamanan, antas ng pinag-aralan o pangkat na kinabibilangan. Ay kay Santo Tomas de Aquino, bukod tanging mga tao lamang ang biniyayaan ng kakayahang mag-isip at kumilos ng may kalayaan, natatangi at pambihira. Sa paanong paraan ka nga ba naging natatangi? Ano ang meron ka na wala sa iba? May dalawang katotohanan para paniwalaan mo na ikaw ay natatangi o pambihira. Ang una ay ang unrepeatable. Ikaw at ang lahat ng tao ay hindi mauulit. Isa lamang ang iyong buhay at minsan ka lamang ipapanganak o magdaraan sa mundo. Ang ikalawa naman ay ang irreplaceable. Ikaw katulad ng iba ay hindi kayang palitan. Maaaring magkaroon ka ng kapangalan, kapwa na may kapareho kakayahan, kahinaan, hilig o interes, ngunit hindi ito magagawang palitan kung sino ka at maging ang iyong buhay at kasaysayan. Tandaan mo, ang dignidad ay hindi nawawala sa sino mang tao. Bawat ilikha, normal man o may kapansanan ay taglay nito. Kahit ang mga tao may kasalanan ay hindi pa rin nawawala ng dignidad, ngunit kailangan mapanumbalik ito sa tulong ng sarili, pamilya, kapwa, lipunan, paaralan, simbahan at iba pang institusyon. Ang dignidad ay hindi maaaring mapataas o mapababa dahil lamang sa aksyon o kilos, kasarian, lahing pinagmulan, relihiyon, edukasyon o kalagayan sa buhay. Ito ay kakambal ng bilang tao, ikaw man ay mahirap, may kakulangan, makasalanan, aba o api at nag-iisa sa buhay. Mga paraan upang maipakita ang pagkapahalaga sa iyong dignidad at sa iyong kapwa. Ipakita ang respeto sa iba, maging magalang sa pananalita, igalang ang pananaw ng iba, magtiwala upang pagkatiwalaan, magpaabot ng tulong o suporta sa anong makayang paraan, at mag-isip muna bago kumilos. Naintindihan mo ba ang ating aralin? Dumako na tayo para sa ating mga gawain. Handa ka na ba? Para sa unang gawain, mag-isip ka ng iba pang paraan upang maipakita ang pagkapahalaga sa dignidad ng tao. Magbigay ka ng mga limang halimbawa o pamamaraan. Sa ikalawang gawain naman, gumawa ka ng isang maikling sanaysay tungkol sa paksang ang respeto o paggalang ay umaani ng parehong paggalang. Isulat ito sa iyong kwaderno. Diyan nagtatapos ang ating araling ngayong umaga. Hangad ko na natutunan mo kung paano nga ba maigagalang ang dignidad mo at dignidad ng iyong kapwa. Muli ako si Teacher Michelle Del Rosario mula sa ESP 10. Hanggang sa muli, paalam!